Po mga dabarkads mga kamamshi, welcome back sa aking channel. Shoutout po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa ano ang mangyayari kapag gumamit ka ng suka sa hardin. Ang suka ay talagang tulad ng isang mahusay na kahon ng Pandora pagdating sa mga gamit nito pareho sa kusina at hardin. Kaya, suriin ng malapitan ang labing isang kamanghamanghang paggamit ng suka upang maiiwasan ang iyong mga problema sa hardin. 1. Ginagawang malinis ng suka ang mga kaldero ng luwad. Ang mga kaldero ng luwad ay napaka-friendly ng halaman, pinapanatili nilang pinalamig ang lupa sa loob ng palayok sa tag-araw, pinipigilan nila ang tubig na matrap sa loob ng palayok, at ang kanilang kaaya-ayang kulay pula ay nagbibigay sa kanila ng kaakit-akit na natural na hitsura din. Pagkatapos ay muli, habang sila ay umakyat sa mga taon, sumisipsip sila ng mga mineral, calcium, at asing gamot mula sa tubig at mga pataba, na sa huli ay pinangitawan sila. Kaya, kung nais mong ibalik ang kanilang orihinal na kaluwalhatian, gumamit ng maraming suka upang linisin at disimpektahin sila. 2. Tinatanggal ng suka ang mga damo sa mga dingding at daanan. Ang paggamit ng suka ay isang mahusay na paraan upang maalis ang mga damo na patuloy na lumalabas sa mga dingding ng hardin o lumalabas mula sa mga latak ng mga daanan ng daanan. Dapat mo lamang i-spray ang lugar na sinalakay ng damo ng purong puting suka upang pumatay sa kanila. Ang suka ay isang kilalang mamamatay ang damo at maaaring magamit para sa mabisang pagkontrol ng damo saan man sa hardin. Ang pag-spray nito, papatayin ang mga damo sa loob ng 2 hanggang 3 araw pagkatapos ng aplikasyon. 3. Tutulungan ka ng suka na mapupuksa ang mga langgam. Ang suka ay isang mabisang sangkap sa pag-aalis ng mga langgam. Upang maitaboy ang mga langgam, ihanda ito. Ant-sol-elong solution. Paghaluin ang pantay na dami ng tubig at suka, alinman sa puti o apple cider suka ang gagawin. Masigasig, spray ang solusyon sa at sa paligid ng ant-bukat sa iyong hardin. Gayun din, sa loob ng iyong bahay, suriing mabuti ang mga landas sa pagpasok ng mga langgam na kasama ang counter sa itaas, ang lugar ng lababo, at ang mga bintana. Ang natural na malakas na amoy ng suka ay gagawing kasuklam sa lahat ng mga lugar na ito na sinasabog ng suka para sa mga langgam. 4. Tutulungan ka ng suka na ilayo ang mga hayop sa hardin. Ang mga karaniwang tagawasak ng hardin na mga rodent, moles, pusa, aso, rabbits, at USA ay kinamumuhian ang malakas na amoy ng suka. Maaari mong itago ang mga hindi inanyayahang bisita na ito mula sa iyong hardin sa pamamagitan ng pagbabad ng maraming mga lumang damit sa puting suka, at ilagay ito sa mga pusta sa paligid ng iyong hardin kung saan sila madalas tumambay. Dapat mong regular na ibabad muli ang mga tuwalya tuwing 6 hanggang 7 araw para sa mas mahusay na mga resulta. 5. Pinahaba ng suka ang buhay ng mga putol na bulaklak, panatilihin itong sariwa para sa mas mahabang oras. Maaari mong gawin ang suka na ito upang pahabain ang buhay ng mga pinutol na bulaklak. Magdagdag ng 2 cups arang suka at 1 kutsarita ng asukal bawat litro ng tubig. 6. Gumawa ng iyong sariling vinegar garden insect spray. Ang suka ay isang mabisang solusyon para sa lipulin ng mga insekto sa hardin. Upang maghanda ng isang spray ng suka na mabisang gumagana sa mga insekto sa hardin, sundin ang mga tagubilin ito. Pagsamahin ang 3 bahagi ng tubig na may 1st bahagi ng suka sa 1 bote ng spray at magdagdag ng 1 kutsarita na detergent ng paghuhugas ng pinggan. Iling ang bote ng spray upang ihalo ng mabuti ang mga nilalaman bago gamitin ang solusyon sa hardin. 7. Ang suka ay kaaway ng mga langaw ng prutas. Maaari mong isave ang iyong mga pananim na prutas mula sa mga langaw ng prutas na kumukuha ng kanilang bahagi dito sa pamamagitan ng paggawa ng 1 matalinong pane ng suka. Para sa pane na ito, kakailanganin mo ang 1 tasa ng tubig, 1/2 tasa ng suka ng mansanas, 1/4 tasa ng asukal at 1 kutsara ng molas.
Mga direksyon. Paghaluin ang lahat ng mga sangkap, at ilagay ang solusyon na iyon sa isang walang laman na lalagyan. Ayhang ito sa anumang apektadong puno ng prutas, makikita mo kung paano nito maaakit at matrap sila. Kaya, pumunta para sa mga libreng prutas na pestisidyo. Tandaan, ang pareho o katulad na solusyon ay maaaring gamitin para sa mga landflies din. 8. Ginagawang malusog ng suka ang mga halaman na mahilig sa asid. Maaari mong mapanatili ang mga halaman na mapagmahal sa asid tulad ng gardenias, rhododendrons, o azaleas na masayang, kasama ang mga shower ng suka. Bagaman pansamantala ang epekto nito, maaari ka pa ring magbigay ng mabilis na pagpapalakas ng asid sa mga halaman na may suka. Ihanda ang karamdaman na ito. Paghaluin ang isang tasa ng puting suka sa isang galon ng tubig, mas mababa sa 4 liters, at tubig ka ng mga halaman na mahilig sa asid sa solusyon na ito. 9. Nililinis ng suka ang kalawang mula sa mga accessories sa hardin. Maaaring gamitin ang suka upang gawing walang kalawang ang iyong mga tools sa hardin. Iwisek lamang o ibabad ang mga tools sa hindi naban na suka, at iwanan ito sa kalahating oras. Pagkatapos ay banlawan at linisin ang tool. Maaari mo ring linisin ang mga bird bath at birdhouse sa iyong hardin gamit ang suka. 10. Pinapatay ng suka ang mga slug at snail. Sa maraming paggamit ng suka, maging ang nabanggit sa itaas at iba pang mga paggamit, ang isang ito ay marahil ang pinakatanyag na paggamit sa mga gardener. Oo, maaari mong mahiwagang pumatay ng mga slug at snail sa tulong ng suka. 11. Sinesave ng suka ang mga halaman mula sa fungus. Protektahan ang mga halaman na naghihirap mula sa amag at halamang singaw, gamit ang simple at madaling lunas na ito. Vinegar fungicide recipe. Magdagdag ng 2 teaspoons ng suka sa brewed chamomile tea. Iwisek ito sa mga apektadong halaman sa iyong hardin. Gumamit ng suka tuwing kailangan mo ito sa iyong hardin o sa kung saan man. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas mura, mas ligtas at mas magagamit kaysa sa maraming iba pang mga kemikal na pangkomersyo. Gawin ito para sa kapakanan ng iyong mga halaman pati na rin para sa kapakanan ng kalikasan, at dyan na nga po nagtatapos ang video ito. Naway naibigan ninyong muli, kung hindi pa kayo na subscribe sa akin channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin po. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. God bless po. Salamat.